Good morning, mga Friendster. Sa araw nito, meron tayong mga mathematical trick na ibibigay ko sa inyo. Sana makatulong ito sa inyo, mga Friendster. Nakikita nyo ba yung number dyan sa harapan ng screen nyo? Ang tanong, masasagot nyo ba yan in 3 seconds? Diba hindi? Kasi kailangan nyo ng calculator para masagot nyo yan. Pero dahil sa technique na to, masasagot nyo yan in just 3 seconds. Ganito yan. Fifty-six times 54 is equal to 13.24. Alam sa wala kahit walang calculator. Ngayon, tuturo ko sa inyo ang technique kung paano nyo masasagot yan in just 3 seconds. Ganito yan. Itong 5. Ibang susunod na number sa 5 is 6. 5, 6, 7, 8, 9, 10, diba? 6. Kaya yung multiple of 6 times 5 is 30. Ngayon itong 24, galing yan dito. So 6 times 4. 6 times 4 is 24. Diba? Diba? Kahit wala kang calculator, masasagot mo kagad. In just 3 seconds. Yeah. Para masanay tayo, magbibigay ako ng mga extra at sagutin nyo. Kung tama, check nyo sa inyo mga calculator. Magbibigay ako ng example na ay random lang. Sa baby, times 63, 49, times 41, 38, times 32, 114, times 116. Tignan mo. Nasa sabot niyo ba ang ito? Ang mabilis ha? 67 times 63. Is equal to? Ano? 42. 21. Ba, bilis? Checkin niyo sa calculator. Punta kayo sa calculator niyo. Checkin nyo kung tama yung 67 times 63. 67 multiply by 63. 4221, di ba? Correct? Ngayon, ito namang susunod. 49 times 41 is 20. 9, 9, so isusulat nyo 0, 9. Kasi pag 9 lang, dapat dalawang digit eh. Diba 21, 24, dapat ito 9, 0, 9. Kaya lalagyan nyo na 0. Check natin sa calculator. Kung anong tamang sagot natin. 49 times 41, 2009. Ito namang susunod.
natin is 12, 16. Diba? Ang dali. 12, 16. Check again sa calculator. Check niya sa calculator. Ako chine-check ko dito. 12. Para wala niya. Times 16. Mali pala, hindi 12 to 16. Sorry, 38 times 32. Is 1216. Ito ngayon, yung panghuli. Is 1324. Sige, pakicheck na sa calculator kung tama yan. Diba? Napakabilis natin. Wala pang 3 seconds. Nasasagot na natin. 114 multiply by 116 is equal to 13224. Wow! Amazing! Diba? Parang magic. Nasasagot natin kahit malalaking number. Pero mayroon niyang dalawang kondisyon. Hindi lahat ng bagay magagamit mo itong technique mo ito. May dalawang kondisyon. Ito. Ito yung mga kondisyon. Ha? Burahin muna natin ito. Ito yung mga kondisyon nito. Yung 5, dapat yung multiplier niya 5 din ang umpisa. 6, 6 din. 4, 4 din. 3, 3 din. 11, 11 din. Dapat yan the same. Ayan ang unang kondisyon. Ngayon, ang pangalawang kondisyon, yung 4, I mean 6, tsaka yung 4. Dapat pag pinag-add nyo, 10. Tingnan nyo lahat 10. 7, 3. Diba 10 yan? 9 plus 1, 10. 8 plus 2, 10. 4 plus 6, 10. Kaya dapat 10 yung sum ng dalawang number. Pag hindi 10, hindi mo magagamit yung technique na ito. Hindi naman, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Burahin muna natin. Buloy natin ito. So, mag-example tayo. 47 times 44. 47 times 44. Anong answer? Kung susundin natin yung technique, dapat is 28. Pag sinunod natin yung technique, 28. Pero checkin nyo sa calculator kung tama yung sagot. 47 multiply by 44 is equal to 2068. Hindi 2028. Kaya ito wrong. Bakit? Kasi yung sum ng 7 plus 4 is not 10.
Kaya hindi nyo magagamit itong technique na ito. Dapat puro 10. Yung second digit nila, yung unit, dapat 10. Pag hindi 10, hindi magiging tama ang inyong sagot. That is 2028. Tignan mo, checkin natin ha. 2028. Ang sagot natin ay 2028. Pero ang dapat na sagot ay 2028. Ang dapat na sagot ay 2068. Ayun dapat ang tamang sagot. Hindi yung 2028. O, mga Friendster, natutunan nyo rin ang mga konting trick, mathematical trick. Sana may natutunan kayo at may natutunan kayo. Ngayon, siguro sa mga susunod kong video, may mga iba pang trick. Kaya hanggang ngayon na lang, hanggang dito na lang. At good morning sa inyong lahat yan. Sana lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan. Thank you and God bless us all. Bye-bye.